Yo, what's up mga katrabaho? Welcome dito sa trabaho ni Dogs. Welcome back po sa aking channel. Ang pagbabalik ng mga content natin dati na mga napag-iwanan ng panahon gaya ng pandemic. So may mga content tayong mga trabaho, mga ibang counting tutorial. So ito na muli ang pagbabalik natin. Kasi nung nakaraan medyo nagka-problema rin tayo sa connection. Nung hirap-hirap po mag-upload ng mga videos, lalo yung mga mahabang videos na yun ang mga dapat talagang i-upload. Kaso napan ako sa pag-upload dahil sa internet connection, yung hirap po ng data dito sa lugar namin. Kaya ito ngayon, unti-unti nating ibabalik yung mga napag-iwanan natin na content gaya ng mga welding tutorial, mga trabaho natin. So kagaya ngayon ng mga pinupost-post ko sa mga short videos, sa mga Facebook Reels, may mga gaya ng mga dog cage, mga lamisa natin ng mga granite, yun yung mga content natin sa ngayon. Yun ang ate, papakita ko sa inyo yung aking dog cage na ginawa. Pero bago ang lahat ito, tips muna sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, sa mga katrabaho natin dyan ng mga welder. Bago po kayo magsimula ng pagwe-welding, ay maligo po kayo ng maaga para iwas po sa pasma ng ating mata. Kasi pagka nag-welding po kayo tapos naliligo, so yun po yung isa sa mga dahilan ng paglabo ng inyong mata. Mas malabo po yan sa mga relasyon ninyo. Yun na ata, papasilip ko po sa inyo yung ginawa kong dog cage. So in 5, 4, 3, 2, 1, eto na. Eto na ata, nakikita na natin, yan yung kanyang poste. Ayan, nakikita po natin siya, angle bar na 1x1, meron din siyang frame na 1x1 din na angle bar, and then mga steel matting, tubular na 1x1 din para sa kanyang bubong. Ayan po, nakikita niyo, yan po yung tubular na 1x1x1.2 sa kanyang mini trusses. Ayan, pag gumawa po tayo ng mga ganyan na mga dog cage, dapat po i-balance lang po yung material natin kaysa sa laki ng katawan ng ating dog cage para hindi po siya magmukhang ewan, 'di ba? At yan na po, nakikita natin yung pintura, ay magsisimula na po sa pintura. Yan po yung kulay pula. Yan po ay gagawa na po ako ng pintura para sa kanyang bubong. Unahin ko po ang kanyang bubong para po ready na po siyang ikabit. Ayan. Isusunod po natin diyan ay ayan, nakikita natin, yan na yung gagawin kong bubong. Actually, yung binili kong yero, isang yero lang po na 9 feet, mahaba, tapos pinutol-putol ko. Yan po yung kanyang matic screw, yan po yung kanyang bisagra o hinges para sa kanyang pinto, matic screw sa kanyang bubong. Ayan na, at nakikita na natin. At dyan sa portion na yan, pininturahan ko na rin yung kanyang steel matting. Ayan. Ayan na po mga katrabaho, meron na siyang pinto, kulang na lang sa linis. Ayan, meron tayong nilagay dito na minimalist lock, minimal lock, minimal, mini kasi maliit lang siya. Ayan, minimalist lang kasi mini, mini lang din yung kubo. Ayan, hindi naman kasi po pwede na maliit yung kubo, malaki yung lock mamaya nyan, hindi na porsyon. Ayan. Ayan, meron po siyang kandado para kung sakali naman naiwan yung iwan ng may-ari, meron siyang kandado. Ayan, hindi makalabas yung aso. Ayan, malapit na matapos. Yun na mga katrabaho, ito na yung finished product natin, dog cage kulay brown. At yan ang aking alaga, hindi ka papasok dyan, hindi sayo yan. Yan na yung cage natin. Ito yung angle bar, so ang ginamit ko dito 16x1. Meron din siyang bisagra, tawag nila na hinges ba yan,
Tapos ito may mini lock. Ayan. So, wag muna nating anuhin yan. Wag muna nating galawin kasi medyo basa pa yung pintura dyan sa loob. Ayan. Ito, meron akong nilagay dito na rebars. Ayan. 10mm. And then yung ginamit ko dito na steel matting. Number 6. Standard. Tapos pagdating naman dito sa bubong, ayan. Ito yung kanyang mini trusses, ayan. Steel truss, mini steel truss. Ginamit ko dito is 1x1 na tubular. Pag gumawa tayo ng mga ganito, dapat balanse lang din yung laki. Balanse yung laki ng kanyang wings sa kanyang trusses. Kasi hindi rin pwede na malaki yung wings, maliit yung wings, yung bubong niya, malalaki yung mga material natin. So dapat balanse lang para hindi siya magmukhang chulilot. Ayan. May tick screw po tayong nilagay. Ayan. Ayos na po to. Ito naman sa baba ng aking cage sa may mismong pinapatungan ng aso. Ang ginawa ko po dyan is dinobol ko yung steel matting yan para lumiit yung kanyang gap ito. Papansin niyo, yan, medyo maliliit siya. Ayan. Ginawa ko po dyan is dinobol ko para hindi makatalisod yung aso, hindi matisod yung aso. Ayan. Yan na, mini-mini lang. So maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking pagbablog. Ayan. Lagi nyo pong tandaan. Trabaho ng dogs. Peace.